Hello po mga kabraso, na ito na naman po si Tatang Joe upang magpaabot na naman sa inyo ng ibang mga impormasyon at ito ay kaiba yung ating pag-usapan ngayon. Pero bago po yun, pakisuyo pong pakisubscribe kay Tatang Joe TV. Ang ating pong pag-usapan ngayon ay yung tungkol po sa mga hayop na mayroong karamdaman tulad ng mga pusa. Ay katulad po ng aming pusa, ay mayroon pong sakit, sinuubo siya at saka sinisipon. Kaya naisip ko po na painumin ko siya ng gamot, na ang gamot na aking ipapakita sa inyo ay ang gamot na yun ang alam kong kakayahan na masolusyonan. Eh, walang pirang pampagamot sa mga pusa, apat yun. Ay ginagawaan ko siya ng sariling gamot na iniisip ko na ito'y gamot sa sipon at sa ubo. At yung kanilang paboritong kinakain na halaman dito sa aming tahanan. Ito ngayon ang ating kung ibabalita ko po sa inyo o pag-usapan tungkol naman po sa mga alaga nating mga pusa kapag ito ay may karamdaman. At gusto ko lang pong i-share sa inyo yung aking ginagawa para malunasan yung aming pusa na mayroong karamdaman. Yan. At ito po ang panoorin natin kung ano po ang aking ginagawa. Kumamit po ako ng halaman na itong halaman na oregano. At saka po napapansin ko po na yung aking tanim na tinatawag po na umbrella ay halos maubos na po ang dahon kasi kinakain nila kapag na mayroon silang naramdaman. At ngayon kinukuha ko yung dalawa na dahon nito pang isasama ko doon sa isang oregano na dinudurog, pinipitpit. Pagkatapos kinakatas ko at yung katas ay akin pong inapainom sa kanila. Yon. At ito po ang aking ginagawa at akin po siyang in-esteem kagabi. At titingnan natin po yung aking ginagawa ng mga paraan at panoorin natin. Ito po ay oregano. Yan. At ito'y pipit-pitin ko siya para magkaroon ng katas. Pagkatapos, ito kasi i-steam ko yung aming pusa kasi sinisipon siya, tinuubo. Ayan. I-steamin namin kahit gabi na ngayon. May kailangan, hindi na pwedeng bukas kasi may naramdaman siya. Kaya pipit-pitin ko to siya habang nag-init ako ng tubig para i-steam. Ito kakatasin. At mamaya pakita ko sa inyo kung pagkatapos na makatas, lalagyan niyo ng ininit na tubig. At yun, i-steam doon sa nasabing pusa. Kasi yung pusa namin, halos tatlo yata. May masama ang pakiramdam. Yung matindi, yan si Akil. Yung itim. Kaya ito gagawin natin to. Kakatasin. Para yung kanyang usok, sinisipon siya. Para yung usok niya, magamot yun dun sa kanyang sipon. Yan. Ito yung oregano, yung tawag nito. Yan. Yan, ito yung oregano. Natural. Kahit gabi na, gagawa tayo ng paraan para magamot yung mga alaga nating mga pusa. Awa naman. Ayan. Tapos, pwede na pala siyang isasama na ito siya. Ayan. Ang gagawin natin, pag nadurog na siya, durog na siya, may katas na siya. Mamaya, lalagyan natin to siya ng ininit. Lahok na natin yung mga kanyang mga dahon-dahon na durog na. Para mas mabisa, yan, lalagyan natin siya yung kulot na ininit. Para papasok doon sa kanyang ilong
yung amoy at yung maalis yung sipon. Ayan. So, antayin natin itong pinakulo na tubig. Tapos, nalagyan siya ng lalagyan natin ito siya ng asin. Dalawang ano lang, dalawang maputsarang maliit. One. Two. Yan. Yan lang siya. Pa yung asin. Pagkatapos yung oregano. Kasi yung asin ay gamot din siya. Gamot siya, sinisipon siya. Inuubo. Kaya maganda na ilahok natin yung oregano. Tapos at saka yung asin. Tapos lalagyan natin ng ininit niyan. Yan. At malapit na siya. Mahanda muna ako ng pangkulubong doon sa pusa. Ito siya si Daumin. Ito si Miho. Sinisipon din sila. May naramdaman din siya. Ito yung si Akil na may sakit. May naramdaman siya. At ito naman pariho sila. Mamaya silip ko rin yan dyan. Tapos kulubungan natin yan. Lagay ko na dito sa yung oregano para asin. Tapos steam ko na dito. Nasa loob sila. O, tinan mo. Yan, nasa loob sila. Dalawa, o. Yan. Sige, takpan na natin. Nalabas na yung sipon niya. Kunti na lang. Pusa ko na may naramdaman, may sipon siya. Pag ini-steam namin yan. Tapos ngayon gagawa ako ng gamot. Ang gamot na aking gagawin, siya. Pipit ako ng oregano ito, oregano. Gamot ito sa sipon at saka ubo sa pusa. Tapos kukuha ako nito ay umbrella na ilang dahon kasi ito yung kinakain nila. Ubus na nga ito, kinakain nila pag may naramdaman, binagbabalik nila kinakain. Ngayon kukuha ako ng ilang pack ng dahon ito. Sama ko dito ngayon, dudurugin ko, kakatasin, tapos ipainom. Ito yung mga dalawa o tatlo lang na dahon ng umbrella. Yun. Kasi ito yung kinakain nila eh. Pagka may naramdaman nyo, na-lot-lot na nga, ubos na nga yung dahon. O, ito ay aking dudurugin. Yun. Tingnan na nyo, panoorin ninyo yung aking gagawin. Ipit-pitin ko siya. Ito po, gagamutin namin si, ano, ito yung aming hinahan, na-steam kagabi, si Kentel. Gamot muna. Okay. Very good. Kung siya, kumain na siya, oh.
Ito si Sir, pakainumin din natin ulit. Yun. Yan, yung paano mi ho. Inom pa ng gamot ni Bingbong. Inom pa ng gamot ni Bingbong. Inom pa ng gamot ni Bingbong. Painuman nila, lagyan natin ang kapatakan natin ng organo. Yan. At yun po ang aking ginagawa. At isinishare ko po sa inyo yung aking ginagawa. At medyo po gumanda naman ang pakiramdam ng aming pusa na mula nung pinainom ko at ini-steam ito. At yun lang po ang aking ibabalita po sa inyo at isisineser po kapag ang inyong pumpusa ay mayroon ding karamdaman at wala tayong ibang solusyon kundi gagawan po natin ang sarili nating gamot na pwede nating igamot para sa kanila. At yun lang po, maraming salamat sa inyong mga pakikinig at pakisubscribe lang po kay Tatang Jo TV. At magandang hapon o tanghali sa inyong lahat. Oh, 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 oh,